But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we have behaved ourselves among you that believe. As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children. Sabay, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita again. Gaal namin sa bawat isa, Panginoon, especially sa inyo, Panginoon, na kayo pong mamumuna sa amin. I pray na papatuloy ng bawat isa. At yung mga nakasubok din, Panginoon, lalaanin mo sila kung ano yung dapat adjust, Panginoon. Mga salamat sa blessing na nagdaan, Panginoon. Nakapagpahinga kami, nakapag-enjoy din, Panginoon. But patuloy ang buhay. And minsan lang, but ang totoong buhay namin talaga ay paglilingkod sa inyo. So ito po yung kasama doon, pag-aaral. Hindi namin mawaglit dito, Lord, at magpatuloy. Dito kami maging excited, higit sa lahat, Panginoon. As we continue this, Panginoon, makita namin ang inyong lingkod, si Paul, kung paano niyong minahal ang church, but yung mga issues na makikita namin dito. Makarelate din kami, Panginoon, para i-apply namin sa aming sariling mga buhay Kristiyano, Panginoon. Especially, ang tackle namin, Panginoon, paano mag-behave ang mga lingkod niyo, Panginoon. So, kayo pong mapupurihan, Panginoon. Kayo pong malalati in Jesus' name, we pray. Amen. Okay. Makapun na po. Good afternoon. Good evening po sa lahat. Ano may sabihin ko? Nakalimutan ko tuloy, no? Basta, yun yung mga pangailangan natin ito. Biglaan lang, inayos, kasi nga, pangit na eh. Anyway. So, title po nito is, for First Thessalonians 2, no? Hindi natin tatapusin kasi medyo mahaba. Medyo mabigat. Yung title nito is, anong nilagay ko dyan? Bold and, ano sabi ko dyan? Bold and gentle, the behavior of God's servants. Tama ba? Basta ganun. So, makikita natin dito ngayon, magkakaroon tayo ng example kung paano tayo dapat. At ito, marami po nalilito dito. Maraming, syempre, mga mababaw sa Christianity at sa Bible. Karamihan po ngayon, kaya huwag mong masasabihan niya ng ano, medyo strong, di ba? Pag ni-rebuke mo, huwag. Kasi nagagalitan ka niya, katulad niyan, maingay. Pag mo sasabihin maingay sila, sabihin mo lang, hindi sila tahimik. Ano ba yan? Kasi ganyan po ngayon. Kasi makikita natin dito, dito nga kayo sa unan. Peter, dito ka. Ang daming po andito eh. Jamie. Ate, safe ka naman. Basa ka din. Okay lang, pare-pare na tayo. Palit kayo. Huwag niyo hawakan yan. Christian. Ang ano, bago ng bago. Walang aircon dyan. Huwag kayong mag-alala. Mag-iinit kayo ngayon. Sa init nitong preaching. Actually, hindi lang kayo, pati yung may online man dyan. Pero, kasi ni-review ko to. Ito nga yung dapat natin gawin. Again, ang title nito is Boldness and then Bold and Gentle. Bilang mga lingkod ng Diyos, pareho yun. Kaya nabanggit ko nga kanina, yung iba sa atin, gusto nila isa lang. Kala nila, lalo pag pastor, kahit mga lingkod ng Diyos, pag medyo nagtaas lang ang boses mo, may ni-review ka lang na ganyan, kasi may judgmental ka naman. Gano'n yung kadalas mga encounter yan, di ba? Lalo sa online, lalo sa labas din. Kaya, ganyan po yung labanan dyan. Kasi nga, hindi sila nasanay. Or obviously, baliktad. Nasanay sila na hindi sila sinasabihan ng kahit anong negative. Which is mali. Okay? So, dapat nga, inaasahan natin. Yung makikita natin dito yon. Yung proper behavior ng mga maayos na lingkod ng Diyos. So, kaya nga, asahan nyo rin na
sa pool tayo dito. Pero yun nga, kung titake nyo ng maayos, walang problema. So kaya, review na natin ano yung title natin last week. Ano yung last week for Thessalonians, binuo natin. Kasi saglit lang to, nagbumati lang siya. Nag-focus lang tayo doon. Title natin is The Living and True God. Kinukumpara yung mga Diyos dati nila, mga patay. Hanggang kahit ngayon, sinabi ng mga Katoliko na ganyan-ganyan, yung Diyos nyo, ganyan-ganyan, sasagutin ka pa niyan. Yung iba hindi naman. Pero kitang-kita yung kalokohan ng church nila. Patay yung Diyos nila. Kaya nga, yung iba, hindi naman sabihin na, hindi naman namatay yung Diyos. Sabi ko sa si Pastor Ganon, yung Diyos nila namatay daw every year. Pag sinabihan mo ng gano'n naman, ayun, di naman, naalala lang namin eh. So, kaya mag-iingat din kayo doon. Pero yun nga, parang gano'n eh. Kasi bakit? Ulit-ulit. At pag sinabihan kami, may special day para kay Jesus. May Christmas. At may Holy Week pa, di ba? Isang buong linggo. So, kung tayo nag-soul winning tayo, yun ang bida sa atin, ang Panginoon eh. Tsaka yung kamatayan, kaligtasan. So, hindi na tayo pwede paandaran ng gano'n. Anyway, anong gusto kong sabihin dito? Nabanggit din dito po kasi yung dito kasi tayo sa chapter 2, ito kung paano tayo dapat mag-behave. Yan, inaaral natin yan. Si Paul and company, sila po yung ating example. At sabi dito sa chapter 1, anong gusto kong sabihin yung niharap ko dito? Ito po, no? So sabi dito, for they themselves show of us. So binabati po ni Paul ng maayos yung mga Thessalonians. Kasi pananampal tayo ng nakita nila at nababalitaan ni Paul. Kaya sabi dito, sila nag-isa nag-sabi, what manner of entering in we had unto you. So, pansinin niyo po yung term na entering in. Natake lang natin yan ng mabilis last time, last week. Ibig sabihin ito, kaya pag naalala ko kayo, tingnan ko kayo lahat, alam ko yung mga pinanggalingan nyo sa paano na-add dito si Christian. Diba? Yan yung take natin na last no. Ito yung pamilya nila, ano. Kaya Jun, kayo din, diba? Lahat kayo. Ayan. So, naalala ko yun. So, maganda nga yung mga testimony nyo ng, ano eh, ng outing natin, no? So, ganun po yun. Kasi sinasabi niya dito, kaya, hindi, punta na tayo dito. Kaya, ito yung first, binanggit na naman yung entrance ngayon dito, eh, no? Kasi first one, for yourselves, brethren, know our entrance. Kanina, entering in. Ngayon, entrance. In unto you, that it was not in vain. So, unang point pa lang, napaganda. Alam mo na naman yung mga, like, dati tayong Catholic, dati tayong CCF, kung ano man yan. Alam nyo ba na bogus agad sila dito pa lang? Kasi pwede mo sabihin dyan, sinasabi ni Paul, alam nyo, lahat kayo, kung paano kami pumasok sa inyo. Ibig sabihin, pumasok sa buhay nyo, di ba? Alam nyo yun eh. Hindi tayo katulad ng Catholic nga, sinakop tayo, tapos Katoliko na daw tayo. Yung mga CCF naman, yung mga ganyan-ganyan, i-invite lang nga, may program, o, tapos yun na yun. Alam nyo yung kung paano kayo napunta sa church. Ganun din na sinasabi niyo po, kayo alam nyo. Kung alam nyo kung paano kayo napunta sa church, ma-appreciate nyo yan. Anindihan nyo ba yan? Kaya iba sa atin dito, ngayon yung iba, ay nga, nawala yung iba, pero nakakapanghinayang lalo pag ang ganda nung entrance nyo. No, nakilala niyo yung lingkod ng Diyos, yung church nang maayos, nagkaayos, tapos iiwanan mo lang basta-basta ba 'yun? Amen. Kaya ito hindi pwedeng sabihin 'to ng mga 'yan, CCF na sa utak ko ngayon kasi paano ako napunta sa CCF? CCF, kaya Catholic, ba't ka naging Mormon or something? Ba't ka naging Iglesia ni Manalo? Eh yung mga Yeshua naman. Ah, kaya ako naging Yeshua kasi pinabatid sa akin, pangalan pala ni Jesus, hindi pala Jesus. Yahuwa pala. Yun na yun. Babaw, di ba? Mas ganun yung mga iglesia ni Soriano naman, ganun. Kaya kami napunta dito dahil siya lang pala ang only sensible preacher. Pinoy mo, Pilipino. Galing, no? Naniniwala sila doon. Yun lang, nagmalaki, kaysa may Bible exposition, nalalaman daw kaysa nila yung totoo. So, naging member na sila, pero payabangan yun. Ganyan po sila nagkaka-member, kaya mga member nila mayabang din eh. Kala mo talaga may alam. Kasi mayabang ang preacher nila, hindi naman marunong actually. Pakitang ano lang. Akalain mo lang, ganun, pero hindi ganun. So ngayon, punta tayo sa ating ngayon. Kaya ma-appreciate nyo sana, paano kayo napunta dito? Katulad ng mga Thessalonians, sabi ni Paul, naaalala nyo, alam nyo yun.
na walang kwenta, hindi ito walang kwenta, I mean. Kasi not in vain, yung vain, walang kwenta. So pag not in vain, hindi walang kwenta. Hindi rin na, hindi lang walang kwenta, kasi walang kabuluhan or mababaw. Katulad nga nung, binigyan ka ng bigas, doon ka na, o forever na ako dyan. O katulad ng Catholic tayo, pinanganak na ako dito, doon ako. Hindi tayo ganun. So ano, alam niyo naman, so paano tayo? Tayo parang nagka-member dito. Soul winning. Yung iba ini-invite din, okay din 'yun. Pero lagi 'yan, hindi tayo nagka-member dito nang hindi ligtas. Amen. So sa case ng iba naman na galing na sa iba, ligtas naman, pero still kayo po nakakaalam kung paano kayo napunta dito sa dapat ma-appreciate niyo. 'Yun sinasabi ni Paul dito. Amen. At lalalim pa po 'to. O sana lang 'yan habang nag-iimpisa siya tayo. Alalahanin nyo lang po as we go along with this chapter, alalahanin nyo paano kayo napunta dito. Hindi kayo sana mababawang dahilan, ba't kayo dito? So, next tayo, sabi dyan, but even after we had suffered before, okay? Alam nyo, kami ay ano, suffered, dalawa kasi suffered sa Bible, kasi parang hinayaan, di ba? Pwede na nag-suffer, na napaghatiin, pinahirapan. Pero dito sa context ito, pareho yan eh. Tingnan natin ha. Ano daw yung hinayaan nila ni Paul at nung kasama niya? And we were shamefully entreated. Hindi ba ganyan tayo? Lalo po kami ganoon dati nga, unti lang kami. And then, mag-soul winning kami, parang di alam ng tao, ano ba ginagawa itong mga to, di ba? Kami-kami lang no, nasigawan pa nga yung kasama namin. Kaya ako no, kahit di ako inasigawan, parang siyempre naramdaman ko yung ano ng tao sa atin. Na mayroon silang kesyo established religion, yun na yun. Kahit hindi sila ligtas, parang ikaw yung mahihiya sa kanila lumapit. At salamat na lang ibang nga, katamihan naman ang nasolve natin, hindi naman gano'n. Pero madami, lalo pag malaking subdivision, kahit dito, sa neighborhood dito, siguro medyo na ano sa atin, bago santa lang kayo dito, tapos gaganyan pa kayo. Kaya wala masyado naligtas dito eh. Yan lang, yung ate ni ano. Diba? At least, siguro, ginamit ng Diyos yun, diba? Ay Christian. Amen? And then, sino pa bang mga na-save dito? Meron din naman. Ganyan po yan, misa nakakahiya. Amen? Ano pa yung pwedeng, yun nga, ito, nasinigawan kami nun. Ano pa? So, hinayaan nila yon. So, ang lesson dito, ano? Huwag kayong mahihiya. Amen? Lalo pag, kaya nga sabi yun, not in vain. Alam nyo naman, bakit tayo nag-start ng church? Parang maligtas yung mga tao na, and then, lumapit sa Panginoon. Maging maayos ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. So, nakahiya ba yun? O sila dapat mahiya? Pero nung nagkakataon po talaga, ihiyain ka ng tao. Kasi na gano'n kami sa Bible study naman sa office, pero hininto ko na yun eh. Pero talaga sinubukan ang paglaban yung mga yun. Ang sabi ba naman sa amin, ginagawa nyo yan. Natrabaho lang tayo dito. Tapos, yung Bible study, inabawasan yung ano nyo ah. Yung trabaho nyo, oras ang trabaho nyo. Parang ganun yung dating sa akin. Pero, naitindihan ko naman. Kasi yun na, hinihiya tayo. Ayaw nila, hindi na sila naitindihan. At, ito, hindi naman sinabi dito, pero pwede mo natin i-relate na mas matindi dun. Mga times 100 yung naranasan natin kay Paul. Ano sa palagay nyo ginagawa kina Paul and Silas? Eh, talagang banal na Diyos yung pinipreach nila. Si Jesus namatay. Na. So, aasa rin siguro kayo, no? Namatay. Yung Diyos nyo, namatay. Diba? Kaso nabuhay magmuli. Lalo nung time po nila talaga mayabang yung mga tao eh. Kahit ngayon yung mga Hudyo, pag kinausap nyo yun, may interview na ganun eh. Ba't hindi yung tinatanggap si Jesus ng Messiah? Ang sasabihin nila, ano? Hindi ganyan ang Misaya. Diba? Gaya na sabihin nila, namatay. Ano ba yan? Kasi ang utak nilang Misaya daw, parang David. Haring David. At sila ay papalayain, ganyan-ganyan. So ano pa yung mga time na hinihiya tayo? Yan, continue na. Ano ba yan? Yan ang pastor nyo. Yung ano namin, yung pare namin, ginagalang to kahit ano. Kahit saan pumunta. Lagi may mga bodyguard. Isang haba pa ng damit. Diba? E yung si, ano lang, yung mga manalo, ganyan. Ako, hindi lang bodyguard nun.
na sana hindi nyo tayo kinakaya. Amen? Amen. So, gusto ko sabihin dito, bago tayo magtapos dito, i-expect nyo po yan, mangyayari yan. Ito lang yung isipin nyo lagi, sino ba nakakahiya? Tayo ba o sila? So, sino po, naranasan nila yan. Tayo maranasan din natin yan. Huwag kayong mapipiko nun sobra, amen? Mga sinabihan ka lang ng ano dyan eh. Mapikong ka na. Naglilingkod sa Diyos, ganun talaga. Susubukin especially yung ano mo. Pride mo. Kaya dapat nga, wala ego, I mean. So yun, binanggit niya pa, nangyari talaga sa kanya, may lugar. Pero ano yung ginawa niya? Anong klase po si Paul? We were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Okay, so imagine nyo nga, saan nangyari to, kailan to nangyari? Malamang, kasi nga, bago santa siguro sila doon, no? Philippi. At siguro yung iba dito, mga taga Thessalonica, doon niya na-meet. Parang ganun nangyari dito eh. Basta sinasabi niya lang, nung nag-preach kami, hindi kami nahihiya, kahit pinahiya kami, we were bold. Tandaan niyo po yung ano na yan, dapat we are bold. Ibig sabihin, matapang ka. Amen? Pag soul winning tayo, andun agad yung ramdam agad ng tao, ikaw yung takot eh. Ano yun? Ano nangyari doon? Parang di ka sigurado. Ngayon, again, kaya mga baguhan pa lang, alamin mo rin kung saan ka. Huwag naman yung pepekein mo yung confidence. Iba rin yun. Okay, so tama lang. Tingnan nyo lang kung sino yung pwede nyo itapat sa inyo. Ilalapit sa inyo yung Panginoon. Kung mayabang yan, huwag na. Amen? Amen. Si Rain, parang gusto mong banggain lahat eh. Huwag muna. Pero yan, na-challenge kasi siya eh. Pero, ano yan? Mas maganda, ano lang. Sakto lang. Amen? Mamaya, punta pa tayo dyan eh. Sabi dyan, napahiya sila. Alam nyo yun. Pero kami naging matapang. Kasi nga, pinag-uusapan dito, kaligtasan ng mga kaluluwa. Especially dyan, sabi niya, with much contention. Ibig sabihin po niya, pag sila yung inaasal sila, especially sa ano, sa gospel, matapang po sila. So, ibig sabihin niya, hindi sila papayag ng, okay, hindi naman ano yan eh. Wala nang misayang ganyan eh. Sabi, aasaling ka nun, ang misaya mo, namatay eh. Sa buhay mag hindi naman totoo yan. Siyempre, hindi ka papayag basta-basta din. Kailangan makipagbuno ka rin. Okay? Pero anong klaseng pagbubuno? Mamaya, makikita natin. Gentle yan. Ibig sabihin, hinahayaan mong bastusin ka minsan, pero kung talagang ayaw, syempre, walk away ka na lang. Pero, pinaglalaban nila. Yun ang sinasabi ko dito. So, kaya nga po yung mga kasama natin sa US, alam nyo, mahihirap din ang kalagayan nila. Mayaman sila doon, pero pambira, pag mag-soul winning ka, biruin mo, parang 70% daw ng pupuntahan nila doon, ano na, close. Mga parang dito, yung hindi tayo nakapasok, nung bago lang kami dito, di ba, sinusuyod namin yan eh. Meron ditong malit na, hindi naman, mayaman. Pero sarado, may gate, pwede ba kami mag-ano dyan? Ay, hindi. Alam mo naman eh, di ba, naalala niyo yun? Kapag nag-ano yung damdamin natin, lalo yung mga kaibigan sa US, imagine mo doon. Talagang sarado yun. Kaya ginagawa nila, talagang sinasampa nila. Imagine yun. Hirap kasi. Wala ka na masyesyaran eh. Hindi ka makapasok sa compound. Subdivision. Kasi sarado. At kinokontrol yun. Mayroon lang isang sirahulong officer doon. Sabihin ako, ano ba to? Ang pasukin yan. Eh, paano yung mga kaluluwa doon? Diba? So kaya ganun po tayo. Ganun, salamat nga dito. Hindi pa masyado. Pero nangyayari din po yan. Kaya gusto ko sabihin dito, minsan, makikipagbuno ka para sa mga kaluluwa. Amen? Kaya dapat maging matalino ka. Sari-sari na ito eh. Matapang, matalino, at may tiwala of course sa Panginoon. Amen? So, ito yung mga dahilan na binigay niya. Ito yung isipin nyo rin po para kasi minsan, pag andyan na kayo, mag-surwining na kayo, andyan na yun eh. Nag-iisip ka na yan eh. Kaya ka lang sumama dito kasi pag nag-iisip si pastor, parang kaya ko, parang. Mag-andong ka na, daming papasa sa isip mo. So ito yung bibigyan ko kayo ng mga dahilan dito na napakatitindi na sana ma-encourage kayo. So number one, sabi dito, ba't kami matapang? Kasi alam nila, for our exhortation was not of deceit. Hindi kami nanloloko ngayon. Kaya nga, isa sa mga na-discourage din tayo, tutulong, saan ba kayo? Ano ba kayo? Parang gano'n lang yung tatanong sa'yo, di ba? Eh alam mo na, alam natin mga kulto yung iba dyan.
Kaya ngayon, pag tinanong, ano ba kayo? Huwag kayong mahihiyang baptist kayo. Amen? Kasi may baptist day na, wala pang iglesia day. Hindi, joke lang. Alam niyo naman, joke yun. Pero hindi na yun. Pero huwag kayong mahihiya. At kasi sabihin nyo agad, yung mga iglesia ni kung ano dyan, yung paikot-ikot, Mormon, tsaka yung, sino paikot-ikot dyan, yung Jehovah's Falls Witness ata yun eh. Meron dyan, no? Alam niyo na nakita ang baptist dito, tinawag pa ako. Sabi ba naman, oh, ba, ano, pa, ano po yun? Ah, nagtatanong lang kami dito kung ano, tutulungan namin kayo, mga ganun-ganun pa. Hindi na lang sabihin, ano. Hindi na nakinggan ko, yun pala. Hindi sila makadiretso kasi alam nila, nanloloko sila eh. Tayo unang unang santa pala, is unang entrance pa lang, di ba? Kaya ako, yun ang ginawa kong ano sa atin eh. Example, ba, yung taga-Betty, ibang ano nila eh. Ang gusto nila, pupunta ba kayo sa church? Ganun ang ano nila eh. Nakututuan na nila. Tayo, hindi na, sabi ko. Ba tayo pupunta dito? Mag-invite lang ba tayo sa church? Kaya kaligtasan agad. Amen? Sabi ko. Share po kami ng Sultanas para maligtas kayo. Matiyak na yung langit. Ganun tayo katapang bakit? Una, alam natin totoo yun. Hindi tayo nang loloko. Yun ang importante kasi pag ikaw, katulad yan, magpaparami ka ng meme, magpapayaman ka, ano ba yung mga, magpapasikat ka, takot yan. Pag naka, yan, yung mga yan, alam na nila yun. Catholic, di nila gagawin yun, syempre. Pero yung dati na, ano ko, yung mga youth-youth, eh, nag-i-invite din sila yan, eh, Catholic. Tandaan nyo po yan, ha? Kaya ngayon, siguraduhin nyo, hindi kayo naloloko. Amen? Alam nyo yung Bible, alam nyo yung ligtas kayo, alam nyo na makakapagligtas sa salita ng Diyos pag pumunta kayo doon. Sigurado dapat yun. Kasi kung hindi, hindi talaga magkakaroon ng tunay na katapangan. Kasi alam nyo yung wala kayo eh. Ang naloloko lang kayo. Amen? Nadala ka lang ng ganyan-ganyan. Kailangan namin mag-ganyan eh. Parang yung mga Bible college, ganun daw. Ganun yun. O requirement ha, may binibilang pa sa amin ganun eh. Hindi ko nga nagawa yun kasi hindi naman pinalo. E dapat bilangin mo, dapat nakapagpamigay ka ng truck sa mga 2,000. Ganun doon. Nakapag-preach ka dapat ng ganyan. Eh sa amin hindi ni-reinforce yun. Pero ibang nakaranas, no, pinagyayabang. So parang ganun din, di ba? Eh sa atin nga hindi ganun kasi wala na tayong Bible school. Pero, yun nga. So kung alam nyo, hindi ka naluloko, alam mo kung bakit ka andun para maligtas sila. At alam mo yun, dapat. Kaya hindi rin mababaw sa'yo yun. Pag sumama ka doon, hindi yung minsan sumasama sa olwinin kasi tumakas ka ng ibang trabaho. Sa ano, maggala. Huwag din ganun, pangit din yun. Di ba? Kaya hindi tayo nagsasayang ng oras sa kanila. Sinasayang mo ng oras ka, parang ganun tingin sa... Hindi, kung ayaw mo, huwag. Sabihin mo lang, hindi kita sasayang oras ko, hindi kita sasayang oras ko. Tandaan niyo po, hindi kami nanloloko. Okay? Nor of uncleanness. Na, kasi, parang, alam mo, pag solvener ka talaga, makaka-relate kasi sinasabi. Ano yung sabihin ng nor uncleanness? Kasi alam niyo po yung, kaya nasa newsfeed ko na naman, yung ibang ginagawa, di ba? Walang magawa itong mga ito eh. Mini-video pa nila, di ba? Tayo nag-solvening sila. Lalapitan yung, anong gagawin niyan? Lalapitan yung, tawag dito, complete stranger. Katulad ginagawa natin. Pero anong gagawin nila? I-video. Tapos, yung iba puro kalokohan, yung iba medyo ano naman. Yung iba bibigyan ng cash yung ano, candy. Karamisan, kabastusan din, di ba? Alam niyo ba yan? Minsan naman, tinatanong yung trabaho. Ang ganda ng kotse mo, anong trabaho mo. Ganyan eh. Yung iba naman, oh, i-picture lang kita. Ganyan. Yung iba, kakausapin. Yun na yun. Yung iba doon, at yung iba talagang maloko. Sabihin ko na sa inyo, kasi dito eh. Hindi ka maiwasan kasi may napanood akong ganun eh. Mayaman sila. Tinatarget babae. Eh alam nila, eh, marami na rin sa ano, liberal na rin. Alam nyo naman yun, di ba? Kaya nga nagdi-disco-disco yan. Naghahanap din yan ng, alam nyo na, fornication, di ba? So gagawin nila, pag natipo, ang ganda nito ah. Pinakita pa sa ano, nirecord pa nila. Ang sira ulo na talaga yung tao eh. Sabi, oh, babayaran kita, ganito gawin mo. Nakita nyo yun? So, gusto ko lang sabihin kasi nga, sinasabi ni Put, ganun ba tayo? Okay, mga ngatok ba tayo dyan? Maghanap tayong chicks, bud? Ganun ba tayo?
Kaya mga meals na, dapat tinatanong nyo rin yun. Kasi nabanggit ko nga sa inyo dati, ganun eh. Nag-solvening kami nun, magbubuka sa'yo, naka-sure, naka-alam mo na kasi bahay yun eh. Amen? Kaya maingat kayo. Ayun, sinabi ako kasi rin nga, kinakabahan nga ako dito eh. Sa hala-hala pa. Okay, wag na wag tayo dong sabihin ng ganun. Kaya sabi ko lang kay daddy, ganun. Kasi parang siya, papapasukin ka eh. Kaya yung babae, hindi nyo kayang gawin yun, di ba? Ma-Joseph ka doon. Alam niyo si Joseph? Patay ka, patay tayo doon. At maingat kayo. Hanggat nga rin, sabi ko, dito lang po tayo sa pintuan. Pag okay naman, di sige. Nakita niyo yung ano, nakaka-relate ka eh. Kasi soul winner din itong mga to eh. Hindi kami pupuntahan namin kayo tapos meron kaming iniisip na masama. Pero maniwala kayo, meron ditong iba ganun. Kasi medyo sinabi ko rin sa inyo yan, di ba, na maganda rin ano yan, mga binata, makakaprospect, di ba? Pero wag namang yun lang ang dahilan, di ba? Kasi posible yun eh, talaga pag may nasolving ka, eh, ikaw na yung nag-share sa kanila, siyempre may in love sa'yo yun. Again, di lagi ha. Tsaka wag yun ang main purpose. Amen? Amen. Okay, so sana nagkakaintindihan tayo. Kaya, yan. So, dapat alam mong ganun, hindi ka ganun. Para malakas ang loob mo, hindi ako nanloloko, hindi ako may binabalak na masama, na karumihan, nor in guile. O ganun din niya. Kunwari, alam niyo naman yung mga networking. Di ba? Ang babait niyan. Eh, yung mga ano din, yung mga credit card, ganun din. Iba-iba ng pitch yan eh. Kaya tayo may pitch din tayo yung sarili, di ba? Pero diretso tayo agad. Ayaw nila, di wag. Ganun yung sinong nawalan, no? It's not my loss, di ba? Sabi nga. Gustong gumawa ng ganun meme eh. Ito nga pala yung sinayang mo, tapos langit yung andun, no? Nakita nyo mga ganun meme, mga angas eh. Popost ng ano man yan, pogi o sexy, ganyan. Ito pala yung sinayang mo. Ganun tayo, dapat tayo yung ganun eh. Ito pala yung sinayang mo, langit. Kaya ganun po yan, naintindihin nyo po yun. So hindi tayo nanluloko, hindi tayo networking, hindi tayo credit card na ano. Diba? Nalalapitan mo sila. Kasi kunwari, tutulungan kita magkaroon ng credit card. Really? Diba? Matutulungan kitang business opportunity to. Gusto mo ba yumaman? Uso pa ba ngayon yan? Kayo ba may naano pa yung ganyan? Ikaw? Sa ganyan? Nung panahon pa namin yan eh, Amway, nung panahon namin. Eh, wala si daddy, no? Inutusan na kami siyang sa Cubao. Bibili na kami siya ng malilit na pyesa nun. Pero ang hirap ng buhay na. Kasi kami sa mura dyan, sa Cubao. Anyway, dun, tinawag ako nun, no? Sir, okay na okay to, ilang minuto lang. Ako naman, sige, kakapera daw eh. Ang tagal namin naghintay, di nag-ipon pa ng mga tao. Yung pala, ano, ang tao, uso ng squalene. Alam niyo squalene? Squalene. Kesyo, ano, oil daw ng shark yun, na napaka, lahat ng gamot. Lahat ng sakit, maintindi, no? So, hindi tayo ganun, amen? Lahat ng problema mo, masosolve. Huwag din ganun. Minsan si daddy, naano kong ganun eh. Pero in a way, tama kasi. In a way, hindi rin. Kaya nga, diretso agad tayo, langit at impyerno lang. Bahala sila nun. Ngayon, kung binigay sa sa'yo ng Diyos yung langit, ano pa yung ibang bagay? Okay? So yan, hindi tayo nanloloko. Alam nyo po yan. Siguro, lang matagal na dito. Wala pa akong niloko. Amen? At ganun din dapat kayo. Tuloy natin. But as we were allowed of God, to be put in the trust, in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which tried our hearts. So, ganun ulit, no? Pinapaalala niya, ang bira, ba't ba tayo andito? Habang tayo ay hinahayaan ng Diyos. So, ang implication po nun, may time pala na maaaring mawala ka dyan sa ministry. So, yun ang totoo dyan. Ganun din sila po. Sige, alam nyo na, baka mapatay na siya. Anong gagawin niya? Eh, hangbang ako'y pinagkakatiwalaan, habang ako yan dito, gagawin ko to. At sabi dyan, ano yung sabihin, put in trust with the gospel. Ibig sabihin, parang
Kaya nga, madalas yung illustration pag sa tiwala yung sasakyan, di ba? Kasi dyan lang yung aking susi. Parang maintindihan agad yung tao. Kasi yung magtiwala, o oh, yan, no? Pag binigay ko yan sa'yo, ibig sabihin yun, hindi mo ibabangga, hindi mo ilalaglag sa kanal, di ba? So, ngayon, yung gospel, pinagkatiwa, anong gagawin mo sa gospel? I-share mo at hindi lang i-share. Dapat, katapat nga, sabihin mo mamaya dyan, eh. Dapat tapat. Para ito, lalo yung mga false teacher nga, may gospel din, puro Jesus nga, langit ni Pia, ganun din, eh. Pero, hahaluan nila ng pangsariling kapakinabangan, di ba? Alam niyo na may mga kulto. So, kaya sinabi niya dito, habang tayo na hinahayaan, inaalaw ng Diyos na pinagkatiwalaan tayo ng gospel, ganun lang sinasabi namin. Hindi na dinadagdagan. Ganun lang. Even so we speak. Sabi niya, not as pleasing men. Yeah, pumapasok lagi yan eh. Kasi karami ng tao ngayon, especially mga adult, mga men pleaser tayo para, alam mo na, para tayo ay tanggapin ng tao. Alam naman natin yun. Pag may sinabi ka dyan something na ano, na ayaw na sa'yo at na parang feeling mo talo ka na. Which is hindi. Kasi nga, pagtapat ka lang sa Diyos, hinahayaan mo yun. Niririsk mo yung galit nila, niririsk mo yung rejection, ganyan-ganyan. Kaya alam ni Paul din yun. Kaya sabi niya, pag tayo nag-preach, hindi tayo men pleaser. Hindi tayo utuin. Oh, ganda mo ah. Ang pogi mo ah. Ay, yaman mo. Hindi tayo ganun. Yung anong dapat natin sabihin, nasabihin natin. So, alam niyo po yan. So, sana ganun tayo. Eh, baka magalit eh. Kaya wala tayong member eh. Sabi siya, bahala ang Diyos dyan. Amen? Alam nyo po yan. Kaya minsan, unang santa nga dyan, ngayon lang tayo nagkita. Kung ano yung presentation sa kabila, ganun din doon. Lalo na, pag na, iglesia ni Manalo, meron pa tayong alam nyo na, di ba? Dinadagdag pa natin ano yung kailangan niya exactly. Pag may back medyo malambot, sabihin mo yun. Ganito yung bakla, ganyan. Ah! Mabigla sila, magkabiglaan na. Kaysa naman tayong mabigla tayo, naging member dito, saka hindi niya pala alam. Diba? So yun, ganun na sinasabi, hindi tayo men pleaser. Kasi daw, ang Diyos ang sumusubok ng mga puso. Yun ang maganda doon, kaya sabi niya, i-risk mo yun, hindi mo naman alam eh. Amen? Hindi mo alam na, ito yun, baka may kaibigan bakla yan. So what? Sabihin mo sa kanya, para mawarningan siya, ang Diyos ang magsusubok ng kanya mga puso, hindi ikaw. Kaya sabihin mo lang yung salita ng Diyos, kung ayawan niya yan, yun nga, ito ang sinayang mo, diba? Kung okay naman, okay din to. Ibig sabihin nito, nag-respond ng positive sa salita ng Diyos. Kaya again, yun lang ang gagawin natin dapat. Amen? Hindi tayo men pleaser, sabi ng salita ng Diyos, especially sa gospel, and then, yun na yun, nagkampanan mo na yung dahil mong kampanan. Kaya mag-overthink na ano mga sabihin sa akin ito. Isipin mo rin yun, ha, by the way. Isipin mo yun, pero yun nga, measure mo na agad. Alam mo na yung ano, risk, no? Calculated risk na yan. Kaya, kung alam mo nang mainit yung ulo, tapos nakita mong may santo-santo siya doon, ang dami, kinasamba niya, tapos may baril, may aso, huwag mong banatan muna yung, ano, di ba? Naitindihan niya ba yun? I-calculate mo, hindi pa naman kailangan. Eh. Okay. Kayo naman po magbasa. Ready, go. For neither at any time tuloy ko lang kasi kayo pa ulit, tuloy nyo lang, 6, ready, go. Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been brethren some, as the apostles. Okay, so, tinuloy lang po yung idea, no? So, again, hindi tayo men pleaser. Another way of saying that, na men pleaser, ito yun. Use flattering words. So, sabihin, hindi na ako men pleaser, hindi rin ako, at sabi dyan, anytime. Never! Ako kung ano, minsan, okay, minsan, masapang minsan, ay, minsan, ano, pag mayaman, huwag natin sabihin ano yan, huwag natin babanatan. Pag matalino, ay, okay yan. Huwag mong babanatan. Hindi, gano'n, sabi niya, anytime eh. Hindi niya hindi siya mag-flatter, alam niyo yung flatter, iba yung nagsasabi ng totoo, ha? Iba yung nambobola, okay? So, sabi ni Paul, na dapat gano'n din tayo, ano, huwag kang mambobola, kahit kailan. Amen? Kasi pag nag-compromise ka sa isang tao, sa isang time, anong next na gagawin mo? Kailan mo ulit mag-compromise? Sa kana lang. Compromise na rin yun.
Okay, sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang flatterer. Huwag kang mambobola. Yan ang term natin ngayon eh. Flattery, mambobola. As you know, nor a cloak of covetousness. So, nabanggit natin nung nadaanan natin, kailan ba yung saan man to? Basta nadaanan natin yung cloak, di ba? Ibig sabihin, kunwari, cloak and dagger, nagtatago ka, covetousness naman, gusto mo lang makakuha. So, madalas, ginagamit yan sa mga, yun nga, katulad yan, religion, ginagamit lang ng iba, yung pala, gusto mong makakuha. So, may kilala tayong ganyan, of course, di natin yung masyadong husgan, pero, alam ko, tinuturo na ni Pastor yun, yung mga Koreano, mag-iingat ka dyan. Yung nasabi ni Pastor dito nun. Eh, ngayon, may kasama tayo, ganun. So, syempre, ayoko na sabihin kasi, ang dami na rin ang sinabi dun eh. Na tao ngayon eh, ano pa? Ay, kinig ba yun? So, anyway. Ganyan po yan. Ha, kunwari, gusto kong turuan siya ng salita ng Diyos, pero actually, gusto kong makuha yung kung ano meron siya. Nako, iwasan niyo po yan. I mean, huwag niyong i-assume na ganyan ako din. Baka iba sabihin, ah, kasi ano natin to? Kung lokohin, i-solvein mo lang, yun na yun. Kung tuturo natin dito, dalhin mo dito. Ganun at ganun maririnig niya. Expect nyo na yun. God is witness, binibigyan niya lang ng bigat yung sinasabi niya. Ang Diyos ang nakakalam. At kayo din. Parang, alam nyo, hindi ko ginawa yan, huwag nyong gagawin. Ang Diyos ang nakakalam. Ito yung another way na naman. Ano yung another way na tayo yung iba nagsisinungaling or yung mga peke, no? Na intention, na maling intention na tayo nag-soloin, nag-preach, pero ito yung posible. Sabi dito, nor of men sought with glory. Yung iba, kaya naman po, nag-preach, nagbibida lang. Ganyan po yan, actually. Kaya nga po yung iba, ang hirap sabihan, ang hirap magtanong sa iba eh. Pag nagbida na yan, na nag-post na yan na kaysa ganito tayo, ganyan tayo, pag nagtanong ka na, valid question naman, ba't di niya sagutin? Amen? Kasi hindi na pala lingkod ng Diyos, nagpapabida na. Yung sabihin niya, nor of men sought with glory, sa Tagalog, hindi kami naghahanap ng kapurihan galing sa tao. Hindi na hinahanap namin. At neither of you, kayo din. So hindi ko gustong bumida sa kanila at sa inyo at sa iba pa. When we might have been burdensome as the apostles of Christ. So anong sabihin? Ibig sabihin nga, di ba pag ikaw yung sabihin nating apostol ka eh. So pag ikaw ay nag-preach, salamat nitong ano. Kaya patunayan ko talaga sabi ng James din, no? Yung mga malapit sa puso ng tao talaga yung mga mahirap. Puso ng Diyos, I mean. Kaya yung mga nagpapamirinda pa, kaya minsan, tinatanggihan ko yun eh. Eh kaso, masabi ko kay minsan, hindi tinatanggihan yan, yun sabi niyang ano eh, di ba? Masabi, wag na mo, kayo padalang ko ng, wag naman ganun. Bayaan mo lang sila kasi gusto nila eh, out of the, ano nila eh, kapasalamat. Amen? Hindi naman sa talaga, tayo busog-busog na tayo, pero pag nag-offer ng ganyan, tanggapin mo. Ganun po yung turo sa atin din, kaya ganun din dito. Kaya sabi niya dyan, hindi naman kayo nagpapabigat sa inyo, sa kanila. Pero kailangan namin gawin, ang dapat namin gawin, at siyempre kayo din. Amen? Ito na yung sabi ko kanina, parang contrast. No? So sabi kanina, matapang sila, matapang. Itong doktrina, itong dapat aralin, ito yung katotohanan. Pag may kasinungalingan, of course, matapang ka rin. Hindi naman ganyan eh. Matapang ka dapat, hindi yung ano ka, bantulot ka na lang, ganun, lagi na, ganun. Masaka na lang tayo na mag-usap. Minsan okay yun, pero may mga time, pag talagang nagka-ano-ano, alam mong pag sumuko ka dito sa front na to, mapapaya ang Panginoon. So, lalabang ka dun. Okay? Kasi sabi dito, but we were gentle among you, even as a nurse. Anong gentle? Sabihin, mabait, maalaga, hindi, parang hindi ka makakasakit. Harmless, di ba? Paano nangyari? Kanina, ang tapang mo. Ngayon, gentle ka. Pwede yun. Tingnan nyo yung mga tatay nyo, kung maayos yung tatay nyo. Ganun ang tatay, di ba? Pag may danger, matapang yan. Pag loko-loka, matapang yan. Pero pag okay na lahat, ano na si tatay, di ba? Lambing-lambing na yan, di ba? Amen?
Pwede yan. Actually, dapat ganun talaga. Balance. Alam mo yung ilagay, kung saan ilagay yung balance. Ganyan po sila. Kaya dito naman, ang tinuha ko, hindi tatay eh. Nurse. So, sino madalas ang nurse? Yung babae yan, no? Nurse, babae. Sabihin lang po niyan, yan, kung paano inaaluguan. Doon minsan, mga babae, matapang din. Kaya pag nag-aalaga ako, dapat, yan ang sabi dyan, ha? Again, yung tapang may lugar yan, pero ilagay natin sa tama. Ilang minutes na po ako? 42, sakto lang yan. Amen? So, nakukuha ba? Pwede po yan. Actually, tingnan nyo na lang example natin. So, tayo dito, gentle naman tayo. Though, pag may kasalanan talaga, titirahin nyo. Pero pag nagkamali, lalo na yung kahinaan ng iba, alam na, medyo may nahina mong itindi, pagbago pa lang yun eh. So, pinaano po yan. Pinagdibigyan po yan. Huwag nyo, di mo alam yun. Ganyan. Turo mo na lang. Ikaw rin kasi, kailangan mo rin matuto ng patience. Amen? Ganyan na naman sila. Spoiled na yung mga yan. Itong kulit na naman. Sarado kaya natin. Itali natin. Binibiro ko lang yung minsan. Pero, nakita nyo naman, di ba? Na hindi tayo ganun. Hinahayaan natin yan. Kasi nga, okay lang yan. So, alam nyo yung mga tinotolerate natin. So, ganun po tayo. Amen? Huwag natin gugulpihin. Yung iba naman kasi, yung panggulpi, kanina, katatapos ko lang si Jeremiah, doon binanggit, tsaka sa Isaiah, yung ano eh. Sinasabi doon, suntukin natin ang salita natin, parang ganun. Suntukin natin ang salita. Pwede ba yun? Pwede sabi doon eh. Di ba? Pag isa, asal na asal ka, may sasabihin ka dyan, ha, alam mo. Lalo pag medyo mahina-hina yan. Gusto mong parang ganun, parang sinapak mo na nga. Handusay yan pagkatapos mong sabihan. Mag-iingat kayo sa mga sinasabi niya. Amen? Handaan niyo po yan. Kaya ngayon, ganun sina Paul sa kanilang mga sinimulan doon, ganun din tayo dapat. Pag may nakita mong ano na nga, nag-sorry na nga, ano pa? Kulang pa. Sige pa, gulpihin mo pa. Nakadapa na. I-broadcast mo pa, hindi naman kailangan. Handaan niyo po yan. Anyway, makikita pa natin ibang ano dito. Sabi dito, so being affectionately desirous of you. So pag sinabi affection, di ba? Alam niyo yung affection? Naral natin yan sa Ephesians 5. Ano yun? At saka sa ibang lugar. Masama, nagmamahal. Yun lang yun. Affection. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls because you are dear to us. So, mahal na mahal niya po yung Thessalonians. Yun lang naalala ko sa Thessalonians eh. So, umpisa pa lang, di ba? Pinag-pray ka namin lagi, pinag-pray ka lang namin. Ngayon naman ganito, mahal, mahal, at dear. Hindi lang yung gospel. Yung iba kasi ganito tayo, ginagawa natin ito, di ba? So, mag-soul winning tayo. Pagkatapos, bahala ka na dyan. Ngayon, lalo na kung pumunta dito, kung kinontak ka pa, ngayon talagang ayaw, yun lang. Hindi nila tayo inalaw na paglingkuran pa sila eh. Okay, naligtas, salamat, bye-bye, kalimutan na tayo. At least, yun natin yung gospel sana. Pero, ito mga taga-sit, Thessalonica, at ganun din tayo, pag tayo nag-stay talaga, gusto sa church, anong gagawin mo? Ay, kaso medyo mahina eh, medyo makulit eh, medyo... Hindi, yung church na to, dapat ganito tayo lahat, ha? Yung mga, parang hindi mo pinapalayas, pero sa action mo, parang pinapalayas mo. Naintindihan nyo ba yun? Ayun, Bible quiz na yan. Ay, Panginoon, hina naman ito, huwag ka na nga dito. Gusto namin lahat ng member, ganyan. Huwag ganun, amen? Ay, kami, lahat kami, nag-tie sa iba, hindi makapag-tie sa ano ba yan? Parang ginulpi mo na salita mo. So, huwag ganun. Yan ang ginagawa ni Paul dito. Mahal niya. Tapos, in-impart siya may pinabultante. Gospel, yan ang talagang pagmamahal eh. Pero, hindi lang yun, sabi niya. So, ganun din tayo. Pagkatapos mong maligtas, yung own soul, ano yung sabihin yun? Talagang buong ikaw. Amen? Isa yan sa mga nakita ko po sa Baptist na talagang di magagaya ng iba din eh. Doon iba, kunwari lang. Pero yun, nakita ko sa amin nung ganun, talaga yung buong buhay ng pastor, andun na yun sa mga member. Anytime, pwede tumawag, pumunta sa bahay nga. Di ba? Minsan, hindi na tama yun, pero sige lang, pag may problema,
lahat na, inaalay na. Amen. So minsan ganun. Again, walang abusuhan ha, pero ganun eh. Ganun yung likod dahil nakaanda ka dapat dun. Mangyari man o hindi, kung sakali lang, merong mahina dyan, kailangan alalayan. Ayun. So ano ba? Again, binibigyan, pinapaalala lang ni Paul kung ano yung mga ginawa niya sa mga Tesalonica. Kaya ngayon, naalaman natin, pwede natin gayahin. Amen? Unti-unti lang. Okay? Obviously, hindi kaya agad yan. Ano pa daw yung mga ginawa ni Paul para sa kanila? So naalala nyo, mga kapatid, ang aming trabaho at kung ano yung travail. Ano yung travail? Basta pagsisikap, pag-travail, parang nahihirapan ka na, pero okay lang, sige. Ginawa niya, laboring day and night, because we would not be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. So ganito po yan, alam niyo naman si Paul, di ba? So talagang soul winner siya, preacher siya. Pero may pangangailangan din yung preacher, paano yan? Kailangan niya rin kumain, kailangan niya rin, alam mo na, damit, kung ano man yan. So sabihin nito, nung mga panahon pa na hindi pa makapag-contribute yung mga kapatid, hindi pala nila alam yun eh. Diba? Na dapat pala sa church, dapat ambagan. No, again, tithes yan. Okay? Hindi pa alam nung iba. Kaya nasabi, nang gagawin ni Paul, kailangan kong mag-preach, gusto kong mag-preach, kaso kailangan kong magtrabaho. So, ganun po yun. Kaya yan ang pattern natin dito. Amen? Ang sarap po nung ano eh, mag-preach ka lang na mag-preach, mag-soul winning lang. Kaso ang tanong, sino mag-trabaho pa sa'yo? Sino dapat? Lahat, no? Pero darating po yung panahon na yun nga, maganda pala ako kahit yun, naisip yun, maganda, focus ka na lang eh. Kung kaya. Amen? Ngayon, baliktad naman sa atin kayo, may kailangan mayaman na, trabaho pa rin. Ibig sabihin, hindi kayang bitawan yung ano eh. Yung ang tawag dito, yung maginhawang buhay ba? Anyway, babalance yan eh. Kaya ganun si Paul, I believe, ganito pa yung ginawa niya. At alam niyo naman si Paul, grabe yung ginawa niya. Ilang churches yung in-establish niya. So, gano'ng kahirap yun? Masipag talaga. Amen? Amen. Ano sabi ng would not be chargeable to? Yun nga, ayaw niya may masabi. Amen? Oh, nag-tithes kami yan. Si Paul, maong pera yan eh. Kasi nag-tithes kami yan. Dami-damin eh. Eh pag wala naman, trabaho siya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala kay Paul yun. Ibig sabihin, tinatanggap niya yun kasi kailangan lang. Pero, kung kailangan magtrabaho, trabaho siya. Ah, ito. We are witnesses and God also how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. So yun na nga, sinummarize niya na. So nagtrabaho siya, kailangan niya magtrabaho. Hindi siya naghahangad, wala uncleanness, ano ba yan? Pag kailangan gentle, gentle siya. Pag kailangan matapang, matapang siya. Okay, hindi kami nagpapasikat. Hindi kami nambobola. So yun, alam lahat ng mga Tesalonians, so that kayo rin. So ngayon, kung lingkod ka ng Diyos, dapat ganun ka rin. Amen? Kasi nakikita ka ng tao eh. Ito po yung nakita ko problema sa iba. At marami nga yan, yung mga yan, pag na mga kwentuhan, bakit ba umalis si ganyan? Ngayon, kung may umalis na hindi naman tama yung dahilan niya, bahala siya. Siya nawalan. Amen? Ito pala yung sinayang mo. Maayos na church, no? Yung iba po, minsan may ginagawa rin kasing ano, alokohan or compromise ba? Yung sabi niya dito, banal kami, wala kang manasabi sa amin, justly, kasi pata siya. Nabanggit yung kanina, men pleaser o yung respect of person at top zone natin yan. So, hindi tayo ganun dito dapat. Hindi yung may masasabi sa'yo, mag sinabing unblameable. Walang masabi talaga. Kung may masabi sila, walang kwenta. Amen? Hindi totoo. Or sila yung mali. Hindi yung may nakita niya, Pastor, ganyan eh. Eh, ginawa kang ganyan eh. Ganyan, ganyan eh. Diba? Ang hirap nun. Kailangan magbigay ng example. Ano ba yung mga madalas ganyan? Madalas yan sa pera, sa minsan sa pamilya. Ganyan yan eh. Pag may nakita ka sa'yo, Pastor, ikaw nga, yung asawa mo, di sumusunod sa'yo eh. O paano yun? May nasabi, di ba? Kaya ang hirap. O kaya, Pastor, ang ganda ng relos mo eh.
Ang hirap niyan actually, yun yung mga may... Kasi babalance mo yan eh. So kaya nga, isa na sa mga iniisip ko dati, eh, salamat si Pastor nga ngayon dati, at is pinagpala na ganyan. So wala kang masabi. Eh kung meron siya nun, hindi mo alam kung saan galing yun, mag-contribute ka. Kaya pag nagbigay po kayo, sa Panginoon niyo ibigay. Eh. Yan lagi yung tatanda kasi pag tinitingnan mo lahat ng ano, magkano kaya ito, gano'n ganyan. Paano gusto mo magkwentahan tayo ng ano, yun ang mahirap dun eh. Pero totoo din yun, kaya dapat makita walang masasabi sa'yo. Amen? Ibig sabihin, yung makikitang yaman nito tapos, di ba? Sana naman wala kayong masasabing gano'n. Amen? Banggit ko nga, hindi ko napatulang, pero hindi, totoo din yung observation eh. Sabi kasi, parang ano, hindi ko napatulang. Hindi, pero yung nagsasabi kasi parang yun nga, sina ano, ito, sinusundo natin. Parang minsan, hindi mo maalis bang isipin na parang sa kanila yung sakyan eh. Parang ganun ba? Naisip niyo ba yun? Okay, may inggit ha, pero ganun eh. Pero ako sa akin, ang dahilan ko lang, yun nga, mas gusto ko nandito sila kaysa naman di sila nauturuan. Amen? Kaya muna, darating yung panahon na I hope na ganun, na makakakontribute din. Amen? Kasi biruin mo, inatid ka na may tagasundo ka pa. Diba? So, sabi ko, bayaan mo lang. Darating yung time na ano. Ganun. Amen? Nag-aandiyan ba tayo? Kasi baka maingit yung mga taga San Mateo eh. Pastor ako, naglakad lang ako eh. Malapit ka lang eh. Ganun talaga. Okay, so walang masabi. Ano pa yung gusto mong sabihin? Ano yung mga madalas masabi sa mga ministro ng ano? Sabihin nga, ay pastor, mas kabisado pa yung Bible sa'yo eh. Ang hirap ng ganun, diba? Kaya ibang pastor talagang concentrate sila. Tama rin naman yun. Talagang kinakabisado nila yan. Yun yung nasasabi ko sa inyo. Gusto ko, pag medyo malaya na ako, wala na akong, ano mo na, trabaho ko lang, mag-preach, diba? Kabisaduhin ko rin yan. Mas magiging quality of preaching natin, amen? Again, yung darating tayo doon. Kaya sana dumating. Hindi, di trabaho lang. So yun, unblameably, explain nito, ulitin ko lang ha. Kaya ang title natin ngayon, Boldness and Gentleness, Behavior. Ito yung mga behavior ng lingkod ng Diyos. At kayo din, hindi lang sa pastor, evangelist si Paul eh. Dapat kayo ganun din, pattern kasi lang kami sa inyo. So kung kaya nyo nga, mas magaling pa kayo eh. Pwede naman yun. Amen? Ganun ang kanilang behavior. At tingnan niya mga bata, ha? Sabi dyan na behave ourselves. Ibig sabihin, pinipili mo yan. Amen? Kahit naaasal ka na, pwede mong piliin na hindi ko pakita yung asal ko, mahalin ko na lang sila. Pwede yun. At dapat nga. Ang hirap na, ganun talaga, yun ang mahirap dyan. Eh lalo na pag ikaw yung pastor, di ba? Pati yung, iba-iba tayo dito, di ba? May nag-aaway sa inyo dyan. Ako dinedemonstrate yung tama, tapos yung iba naman dito, hindi tama yung hindi problema ko rin yun. Imagine nyo yun. So kung may problema ka, i-deal mo na yan sa sarili mo para hindi ka rin maging problema ng ibang tao pa. Amen? Ganyan po yan. Ang iniisip po ng lingkod ng Diyos minsan talaga napakarami. Kasi nga ayaw nating mapulaan. Amen? Amen ba? Amen. Ganon din po kayo. Kaya iba sa atin kasi naman, well, hindi mo na ako pastor eh. Ganon pa rin yun eh. Pag may nakitang iba sa'yo, ilang taon na umaten yan dito? Sa discerning. Ay, tagal na po yan. Ibig sabihin, wala palang kwenta yung preaching dito kasi hindi natuto. Di ba? Nadamay pa. Nadamay pa iba. Ganon minsan yan, lalo pag may hinang Kristiyano, ang dami na pupuna. Idadamay pa lahat eh. Ganyan pala kayo dyan eh. Hirap. Kaya sabi niya dyan, ulitin ko lang ha, ang topic natin ngayon, si Paul, tsaka yung kanyang mga kasama, ang behavior niya, inaayos niya, kinokontrol niya, lahat lumalabas sa bibig niya, pati pamilya niya, maayos lahat hanggat maaari. Inisikap niya po yun. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father that is children. So yan, yung tatay naman. Diba? So ganun yun, mga bata. Yung tatay nyo minsan, kayo papagalitan, pero para sa inyo kasi yun. Pag sinabing charge, inuobliga. Diba?
Huwag solving na tayo. Ayoko eh. Kala ko mahirap yan. Hindi, pero ililid pa rin kayo kasi ngayon ang kailangan natin pare-pareho. Okay, pero parang tulad ng isang tatay, matapang, pero mahal niya yung mga anak niya. Tapos yan, that you walk worthy of God. So, yun na yun. Bakit tayo inaalagaan? Bakit tayo pinapagalitan minsan? Minsan inaalalaya, minsan biglang, alala ko lang, sinasabi ko kanina, no? Sino dito mga magulang, di ba minsan sinasabi natin sa mga anak natin yan? Yung mga anak natin parang mga prinsipe. Ito minsan ginagamitan ni Miss ng ano, sarcasm ba, di ba? Sabihin, oh, prinsipe Peter, ito na ang iyong pagkain. Ito ang iyong juice. Kain ka na, parang ganun eh. Masarap ba? Minsan din na-appreciate kasi ng mga bata yun eh. Alam, basta may pagkain dyan, kakain na lang ako. Baka yun ang topic natin sa Sunday. Matuto kayong mag-appreciate. Amen? Magpasalamat. Amen? Alam kayo nyo eh. Kaya sabi dito, kaya nga kayo tinuturuan. Pinapagalitan, tinuturuan, tuturuan ulit. Tapos papakita pa sa inyo example. Bakit daw? That he would walk worthy of God. Ano siya yung worthy of God? Karapat-dapat. Eh, langit na nga kayo. Pero parang minsan, parang hindi kayo langit. Parang ganun siya sabi niya eh. Ano yung ibig sabihin karapat-dapat? For example, ito kaya kahit sa halala lang, yung sasabi sa'yo, paalala sa'yo, maligo, di ba? Pabango kung meron kayo. Amen? Maayos ang damit. Kasi, haharap tayo sa Diyos, mag-aaral tayo, salita ng Diyos, tapos hindi ka man ang naghanda. Di ba? Diyan nag-uumpisa yun, pag maayos ka magdamit, nahanda na yung puso mo at least. Tapos mamaya may kantahan pa, puro kabanal yung kakantahin natin. Tapos, makikinig ang salita ng Diyos, iba'y nasa utak mo. Diba? Hindi ka karapat-dapat. Hindi nyo ba yun? Ano pa? Karapat-dapat ba tayo saan? Sa salita ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos? Ano pa? Hindi niya nga nirequire yan para niligtas tayo. Pero andyan ha, niligtas ka kayo, ano nang gagawin nyo? Diba? Kahit pa, inaayos natin dito. Alam nyo, maniwala kayo, Iba kasi sinesya sa Facebook eh, sa Africa, tsaka kahit saan dito, yung mga bagong missionary. Talaga ano kayo mong pumunta kasi nga ang init. Bubong lang, pader lang, lata. Ewan ko, na-appreciate nyo ba yung lugar natin? Yung naglilinis, yung nagabayad. Sana na-appreciate natin, ganun din sa sasakyan. Ano yung lahat niya sabi, parang hindi kayo worthy magsasakyan? Ang tindi mo, ha? High aces, tapos babalibag mo lang, bang! Sasarado mo lang pagkatapos gamitin. Sarado mo naman yung sarasarado mo. Alam ka naman yung driver nyo, pastor nyo pa. Siya pa yung magsasarado nyan. Lilinisin nyan. Nagkaroon ng tayo dito, putik. Dapat ba dapat? Di ba, naintindihan nyo ba yung sasabi ko? Hindi ako nagpapaano ha, pero parang ganun na rin. At huwag nyo sabihin, si pastor ganyan. Magulang nyo, ganyan din. Wala minsan tayo ibang method eh. Di ba? Walang iba eh. Ganon din si Paul eh. Karapat-dapat ba kayo? Kaya nga, dapat maging karapat-dapat kayo. Ngayon, hindi kayo karapat-dapat, ayusin natin yung sarili natin para magmuha tayong karapat-dapat. At talagang karapat-dapat. Amen? Amen. Alam, magusto winning ka. Oh, hindi ka naligo, hindi ka nag-toothbrush, hindi mo inaaral. O, paano yan? Nakakaintindihan ba tayo? Ayan, kaya sabi ko, huwag nyo nang lagyan ng bubble gum yan. Amen? Kahit plastic lang yan, Eurotex pa rin yan, ha? Magandang klase pa rin yan. Huwag nyo snabin yan. Amen? Amen. Appreciate ba natin yung ganung simpleng bagay po yan? Pag hindi nyo natutunan yan, kayo ang talo. Pero eh, hindi ko, alam nyo ba, yung dati nag-church ako dyan, dinikit ang ulan ng bubble gum yan. So, yung matutuwa sa sinasabi mo, pareho kayo. Hindi nyo ma-appreciate yung mga magandang bagay na ginawa sa inyo ng lingkod ng Diyos, patay ka. Ganyan po natin yan, ano, kahit yan, pag may kausap tayo, tinuturo mo sa kanila yung purong salita ng Diyos, ayaw. Pag iniwanan mo yun, sino yung kamalasakit sa kanila? Palagay nyo. Sana meron, pero malaking chance na wala kasi nga, tinanggihan nyo na nga yung pure eh. Pag may naka-meet na naman ng pure, yun na naman. Ganun na naman gagawin nun. Kaya mag-iingat po kayo sa mga attitude nyo. Lalo pag kinokorek na kayo, ay ako yun ah.
next time, hindi ko na gagawin yun. Amen? Amen. Karapat-dapat ba tayo sa Diyos? Walang karapat-dapat sa Diyos, pero gawin natin karapat-dapat tayo. Pinaalala lang niya, ang Diyos, para maging karapat tayo sa Diyos, siya nga lang pala yung tumawag sa iyo para sa kanyang kaharian. Siya lang yun. Dapat maging karapat-dapat tayo doon. Amen? So, itutuloy po natin to next week kasi puro ganyan pa rin yung ano natin eh, yung tema. Pero ang gusto ko talagang bigyan ng diin ngayong gabi dito sa part na to po, yung ating behavior. Yung behavior nyo, naalala ko lang si David, no? Si another preaching, ganun din po. Natakot sa kanya si Saul eh. Hari, bakit natakot ka? Sabi niya, he behaved himself wisely. Yun ang sabi niya. Ibig sabihin, alam nito, hindi to basta-basta. Hindi to madaling bulahin, hindi to madaling patayin. Kasi matalino si David eh. Natakot si Saul sa kanya. Ibig sabihin, hindi to yung basta-basta pwedeng ambushin or something. Alam niya eh. Alam niyo yung nangyari kay David, di ba? So, hindi siya kayang patayin ng hari. Alam niya eh. Alam niya yung galawan eh. Sana ganun tayo. I-behave niyo yung sarili. Eh, pastor! Wala na akong pag-asa. Binibigyan ka ng pag-asa eh. Ayusin mo na yung sarili mo. Amen? Amen. Ah, wala akong ano, ito lang ang trato sa akin. Tinatrato ko nga na maayos sa church, bakit kaya? Kasi ganun, ba't ka tinatrato na maayos? Pinagbibihis ka na maayos. Kasi ibig sabihin, yun yung pwede mo ang maging. Pwede kang maging ganun pala. Sa utak ng isang taong to, ilinggon ng Diyos, kaya ka tinatong maayos, kasi pwede kang maging ganun, dapat kang maging ganun. Kaya pansinin mo iba yung trato sa isa, walang pakialam sa isa labas eh. Ngayon, pag dito ka pa nasira, intindi mo na. Ibig sabihin, intindihan niyo ba yun? Ibig sabihin, talaga nawala na sa inyo ng tiwala, even likod ng Diyos. Kasi intindi mo na talaga. Ibig sabihin, ayaw sabihin, walang pag-asa, pero parang ganun eh. Sana huwag tayong, lalo yung mga bata ngayon, kayo mga bata, nag-uumpisa pa lang kayo. Amen? So, maging totoo kayo sa Panginoon at sa sarili nyo rin. At kung nakita niyo sana yung behavior nino ni Paul, talagang walang masabi sa kanya yung tao. Ginawa rin niya po yan madalas eh, sa Acts, hindi ko makakalimutan, sa Acts 20, sa mga Ephesian elder. Ginawa niya rin yan kasi nga, una, walang masabi sa kanya kasi alam nila kung ganong nagtapat si Paul talaga sa kanila. And therefore, dapat nilang gayain. Amen? Amen. Eh, pastor, paano kung may nasabi talaga ako kung kanino man yan? Eh, kung matalino ka naman, hindi mo na lang kailangan ano. Kung mas matalino ka, sabihin natin ganun. Kasi darating talaga yun eh. May kilala. Ganun talaga. Darating yan. Kahit sa mga magulang nyo, pag nalampasan nyo na yung maturin ng magulang nyo, even ang pastor nyo, tuloy mo lang. Pasalamat ka na lang. Huwag ka nang mayabang. Diba? Ituloy mo lang. Eh, si pastor ganyan eh. Huwag mo nang gayahin. Kung sakali ah. Kung sakaling umabot kayo sa ganun. Siyempre ako, hindi ako papayag na maungusan niyo ako. Siyempre, ako na, alam ko na yun eh. Lahat ng kaya kong gawin at iwasan natin. Amen? Maganda ba yung Thessalonians? Amen! Napakaganda nito. Minahal niyang church to eh. Kaya tuloy lang tayo. Amen? Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa Thessalonians, Panginoon. At of course, kay Paul again, na pinapakita dito kung ano yung ginawa niya, kung ano yung behavior niya. Balance po siya eh. Katulad ng dapat naman kami na maging matapang, kung kailan dapat maging matapang, especially sa doktrina, Panginoon. Pinaglalaban yung tama, hindi naman kami nang-aaway para sa walang kakwentong-kwentang bagay. Ba't kayo po pinaglalaban namin? Pag mga kasama po, Panginoon, yung mga false teaching, yung mga pumapasok din minsan, mga katotohanan na may halong mali, I pray na gayahin namin ang example, Panginoon, ng lingkod, si Paul. Matapang pulod siya, nakipagtalo siya pagkailangan, Panginoon. But, sa ibang bahagi naman po na ministry, Panginoon, maintindihan namin na ibang kabataan, mahina pa. Ibang kristyanong bata pa rin, sa pananampalataya, mahina pa yan. So, katulad ng nurse nga po doon, pinapadede po yung mga anak. Ganun din po kami, matutunan na namin, Panginoon, hindi kami kontento lang sa sarili namin growth. Dahil itong sarili namin growth, mag-reflect din po yan kung paano kami nag-minister sa iba. So I pray na maging matyaga po kami, gentle, Panginoon, dun sa mga nakita namin na willing naman na magpaturo din at sumunod sa inyo, Panginoon. So ilang po, Panginoon, kayong malulati. In Jesus' name we pray.